Sa mga balitang mayroong pag-asa, lupang pagtatayuan ng Cavite Mission Headquarters, pinasinayaan at itinalaga. Elders Training, Media Ministry Seminar at Pagbabautismo magkasabay na isinagawa ng South Occidental Mindoro 1 District. Mid-year meeting ng North Philippine Union Conference, matagumpay na naidaos. 200 kabataan na kilahok sa Friendship, Revival and Evangelistic Camp sa El Nido, Palawan. Adventist Youth, pinangunahan ang kauna-unahang Vacation Bible Experience sa Barangay Che, Buzwanga, Palawan. Isang linggong revival series, idinaos ng Dulangan Seventh-day Adventist Church. Mga kalalakihan ng Lutukan Seventh-day Adventist Church, pinagpala sa kanilang retreat. PCC Adventist Community Services, naghatid ng ayuda sa mga nasunugan sa San Isidro, Parañaque. Metro San Pablo 2 District, nagsagawa ng medical mission sa Barangay San Miguel, San Pablo City. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinasinayaan at itinalaga sa isang groundbreaking ceremony ang lupang pagtatayuan ng Cavite Mission Headquarters sa Amadeo, Cavite. Nagpakita ng suporta sa pagdalo ang mga lider mula sa Southern Asia Pacific Division, North Philippine Union Conference, Adventist University of the Philippines at iba pang karatig na Adventist institutions. Si Samuel Fuentes para sa report. Matagumpay na naidaos ang groundbreaking ceremony para sa planong Cavite Mission Headquarters dito sa Amadeo, Cavite. Ang seremonyang ito ay pagsisimula sa proyekto upang maitayo ang bago at permanenteng tahanan ng Cavite Mission. Dumalo si Southern Asia Pacific Division President Pastor Roger Caderma bilang guest of honor at speaker. Dumalo rin ang treasurer ng SSD na si Sir Jacint Adap at North Philippine Union Conference President Pastor Jerry Cahobe. Ang ibig sabihin nito, ang Cavite Mission, magkakaroon na siya ng kanyang headquarters na doon ay aming iguguhit na patuloy kung paano pa uunlad ang gawain ng Panginoon. Dumating din ang mga leaders at representatives ng iba't ibang Adventist institutions tulad ng 1,000 Missionary Movement, Adventist International Institute of Advanced Studies, Adventist University of the Philippines, Adventist Development and Relief Agency, Central Luzon Conference, at Philippine Publishing House. Taos-pusong nagpaabot ng pasasalamat sa Diyos at sa mga taga-suporta ang Pangulo ng Cavite Mission, Pastor Israel Bakdayan. Alam ninyo mga kapatid, ang pagtatayo ng headquarter na ito, kung paano natin na-acquire ang lugar na ito, is a miracle. God's providence. Sa ngayon ay meron tayong konting halaga, pero hindi po yun sapat. At lahat ng mga nakakaabot ng tinig na ito ay ating tinatawagan na malayang makisangkot at makiisa sa pagtatayo ng bantayog ng Panginoon sa ating teritoryo. So sa lahat po, maraming salamat sa inyong pakikisangkot at sa mga pagpapala na inyong kakamtin mula sa kalangitan. God bless you. Mula dito sa Amadeo, Cavite, layunin ng maghatid ng balitang may pag-asa. Ako po si Samuel Fuentes para sa Hope Today, NPUC News. Nagkakaisa sa pagsamba at pakikisangkot sa gawain ang buong South Occidental Mindoro 1 District. Noong Sabado, July 16 ay magkakasabay nilang isinagawa ang Elders Training and Certification, Media Ministry Seminar at ang Pagbabautismo sa 9 na tao bunga ng kanilang mga pangaral at paglilingkod. Ang kabuuang detalye ng gawaing ito ng SOM 1 District nasa balita ni Razel May Fresnillo. Sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon, ang distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay nagsagawa ng Elders Training, Media Ministry Seminar at Mass Baptism dito sa lugar ng Iling, San Jose Occidental Mindoro. Nitong 16 ng Hulyo, taong kasalukuyan, ay nagkaroon ng iba't ibang programa na sabay-sabay ginanap dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1.
Nais sa katuparan ang mga gawain dahil sa kasigasigan ng mga kapatiran sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang mga programa ay idinaos dito sa Sityo Mangga sa Isla ng Ilin. Isa sa mga programa ay ang Elders, Deacons and Deaconesses Seminar na pinangunahan ni na Pastor Limuel Fadikila at ni Pastor Joel Caspe. Dito ay ating nasagawa ang care group training at saka elder certification at deacons and deaconesses certification. Nakita nila ang kahalagahan nito sa banal na gawain. Malaking tulong ito sa mga elders na dumalo, lalo't higit sa mga bagong elders and deacons ng iglesia. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa kanila sapagkat marami po kaming natutunan sa mga seminar na kung saan marami po ang nakinabang, hindi lamang po elder o diakono, gandin po ang lahat ng mga kapatid. Ang isa pang gawain ay ang pagdagdag ng grupo ng media team sa distrito. Ito ay naglalayo na mas mapalawak ang media ministry sa pamamagitan ng social media platforms at iba pang makabagong teknolohiya upang ihatid sa mga nakararami ang mga kwentong kapupulutan ng pag-asa. Sa pagtatapos ng araw ng Sabado, minabuting isagawa ang isang banal na seremonya ng pagbabautismo. Ang ilan sa mga tao na tumugon ay bunga ng isang linggong pangangaral at ang ilan ay bunsod na kanilang personal na pagpili na tanggapin si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Kaya, sa kabutihan ng Panginoon at pagtugon ng mga kapatiran, siya ang nailapit sa ating Panginoong Diyos. Marami akong natutunan, gumaan ang pakiramdam ko about sa mga family. Marami akong kaalaman na narinig sa mga iba't ibang mga pastor. Purihin ng Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan dahil sa matagumpay ng mga gawain na idinaos dito sa distrito ng South Occidental Mindoro 1. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Razel May Fristillo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Matagumpay na idinaos ang North Philippine Union Conference Mid-Year Meeting para sa taong ito noong July 13 and 14 sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. Doon ay nahalal ang bagong NPUC President, Ministerial Secretary at Women's Ministry Director. Para sa iba pang detalye, nagbabalita si Alpha Chris Alteros. Sa temang Jesus is Coming, Get Involved, idinaos ng North Philippine Union Conference ang Hybrid Mid-Year Meeting sa Literature Ministry Seminary, Lipa City noong 13 at 14 ng Hulyo ngayong taon. Ito ay dinaluhan ng mga NPUC Executive Committee, NPUC Directors, Associates and Assistants at mga leaders ng missions, conferences, institutions and hospitals. Ang layunin ng meeting nito ay upang bigyang diin ang misyon ng Union, malaman ang mga update ng nasasakupang missions, conferences, institutions, and hospitals at kung ano pa ang mga pangangailangan nito. Ito rin ang pagkakataon na kung saan tinatalakay ang mga policies at sa pagpaplano ng mga upcoming events under the territory of North Philippine Union Conference. Sa opening ceremony, nagbigay ng mensahe ang presidente ng Southern Asia Pacific Division na si Pastor Roger Kaderma. Pagkatapos, nagkaroon ng NPUC Exco meeting at ang bagong napiling presidente ng Union ay si Pastor Gerardo Cajove. Sa tulong ng Panginoon ay ang maglingkod sa kanya ay totoong napakasaya. Kaya ito ay itinuturing kong isang paglilingkod na sa bagong antas ng paglilingkod ay siya lagi ang magiging source ng katuwaan, kasayahan. Pagkagabi, sinagawa ang installation ceremony sa pangunguna ni Pastor Arnelio Gabin. Ang dating presidente ng NPUC at ngayon ay SSD Vice President for NDRIEL. Kinabukasan, ang nagbigay ng mensahe ay ang presidente ng Adventist University of the Philippines na si Dr. Arceli Rosario. At sinundan ito ng reporting ng bawat misyon, conference, institution, at hospital. Pagkahapon, nagkaroon muli ng NPUC Exco meeting at ang bagong napiling Women's Ministries Director ng NPUC ay si Ma'am R.D. Diaz. Ang bagong Ministerial Director naman ay si Pastor Marvin Diaz. At idinagdag ang Ministerial Spouses Association kay Ma'am Delba de Chavez. Idinadalangin ko na sana ay
patnubayan ako ng Panginoon at hinihiling ko ang suporta ng lahat ng kababaihan dito sa North Philippine Union Conference na tayo ay magkaisa. Itong bagong nayatang sa akin ay magkaroon ng espiritualidad ang mga pastor at sa lahat ng sangay ng department upang sa ganon ang papuri ay sa Panginoon lang. Sa pagtatapos ng Major Meeting 2022, nagkaroon ng commitment ceremony at ito ay pinangunahan ng bagong presidente ng NPUC. Purihin ang Diyos sa matagumpay na Major Meeting na isinagawa. Atin pong isama sa ating mga panalangin ang bagong halal na presidente ng Union at ang mga kasama nitong directors na napili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako po si Alpha Chris Alteros. Ito ang Hope Today, NPUC News. Nasa 200 mga kabataan ang dumalo at nakisangkot sa Friendship, Revival and Evangelistic Camp sa El Nido, Palawan. Ang free camp ay nagbigay ng sigla, nagpatibay ng samahan at pananampalataya ng mga kabataan sa buong distrito ng El Nido. Nagbabalita si Eugene De La Cruz. Friendship, Revival and Evangelistic Camp o mas tinatawag na free camp, aktibo at masayang dinaluhan ng humigit kumulang 200 kabataan mula sa distrito ng El Nido, Palawan. Ito ay nagbunga ng 31 na kaluluwa na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ito ay ginanap sa New Ibahay Elementary School noong June 19 to 25 taong kasalukuyan. Kasama ang kanilang mga kapamilya at kaibigan, sama-samang nag-enjoy at natuto ang mga kabataan sa mga lektura at aktibidades na nakapaikot sa temang refocus. Kaya po naging theme namin yung refocus is para ibaling ulit yung kanilang atensyon papunta sa ating Panginoon. Layuning anyayahan at paalalahanan ng mga kabataan sa mga bagay na nakapupukaw ng kanilang mga atensyon sa kasalukuyang panahon. Naging pangunahing tagapaghatid ng mabuting balita ang NPUC Youth Director na si Pastor David Murado sa gabi-gabing pangangaral. Ang camping na ito ay kakaiba dito sa Palawan. Una, dahil sa 2 taong pandemya ay nagkaroon ng pagkakataon ng makadalaw dito sa Palawan. At naging kakaiba ito sapagkat nakita ko yung mga kabataan na kung paano sila nag-join sa kabila ng maraming mga challenges na kung saan sila nanggaling. At ang isa rito nakakaiba, yung ating mga kabataan, nagdala sila ng kanilang mga kaibigan na kapwa kabataan para maging bahagi ng camping upang sila ay maturuan ng kanilang buhay bilang mga kabataan. At the same time, malaman nila ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Masugid na nakikinig ang mga kabataan kasama ang 70 mga kaibigang hindi ka pananampalatayang nagsidalo. Pumaulit kasi ma'am, parang gusto pa po marinig yung mga salita ni God. Sana daw magpabautismo ako. Sabi ko, si Kuya, basta hindi mo lang ako iwanan sa kapagsimba bawat Sabado. Ayon naman sa District Pastor ng El Nido na si Pastor Ja Petrolion, muling nagtagumpay ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan dito sa kanilang lugar. Napapansin po natin na sa panahong ito, maraming mga kabataan ang naliligaw. Kaya ang free camp na ito ay napakalaking tulong sa ating mga kabataan upang muling ma-refocus, ma-develop muli nila at mapagtibay ang kanilang relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng mga activities na ginagawa sa camping na ito. Nang tanongin naman ng mga kabataang dumalo kung nais pa ba nilang maulit ang ganitong mga aktibidad. Gusto ko pa po siyang maulit kasi po, for me po nakaka-bless po kasi siya. Sadyang parte na nga ng buhay ng isang kabataan ang mga campings. Kaya nang pinahintulutan ito sa gitna ng pandemya ay hindi ito pinalalagpas. Tulong sa kanilang pagpapalago ng pananampalataya at daan rin upang maibahagi sa iba ang kasaganahan ng pag-ibig ni Kristo para sa lahat. Mula rito sa El Nido, Palawan, ako po si Eugene Joy De La Cruz, hatid ang balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Pinangunahan ng mga kabataang Adventista ang kauna-unahang Vacation Bible Experience sa Barangay Che, Boswanga, Palawan. Doon ay 43 mga bata ang kanilang tinuruan ng Bible stories at mga awit papuri sa Diyos. Kasama ng samut-saring fun and learning activities, si Jocelle Caraballe para sa report. Vacation Bible
memorable experience, matagumpay na nilunsad sa Barangay Che, Busuanga, Palawan. Ngayong araw, Hunyo 23, taong kasalukuyan, isinasagawa ang pagtatapos ng 43 mga batang nakilahok sa programang VBX na may temang Jami Kingdom, Where We Are All Part of God's Kingdom. Ang nasabing programa ay nagsimula noong Hunyo 19 sa pangunguna at inisyatibo ng isang kabataang leader na si Abigail Cachala, kasama rin ang ilang mga voluntaryong kabataan na nagsilbing mga guro sa mga bata. Para pa sa paghahanda sa ating Vacation Bible School, unang-una ay ipinagnalangin ko ito, inilapit ko sa Panginoon. Hindi man naging madali ang kauna-unahang pagsasagawa ng programa, ay naging matagumpay ito sa tulong ng ating Panginoon at suporta ng mga miyembro ng Iglesia. Layunin ang programang ito na maituro ang kadakilaan ng Diyos at maihanda sila sa kaharian ng langit. Ito po yung kauna-unahang Vacation Bible School na inilunsad dito sa ating barangay ay para maturuan yung mga bata. So may mga parents tayo nakikita na nung nag-invite tayo na nung in-invite namin sila is parang tuwang-tuwa yung mga magulang kasi natigil din na almost 2 years yung mga bata sa school is parang nung narinig na nila na meron tayong Vacation Bible School na magtuturo tayo ng mga kwento, ng mga awit para sa mga bata is natuwa sila dahil kesa nga daw po walang ginagawa yung kanilang mga anak, nagsiselfon sa kanilang mga bahay ay kahit sa 5 araw ay nawili or may ibang ginawa yung kanilang mga anak at bukod pa doon ay may natutunan ang mga ito. Kung ano yung dami ng mga bata nung first day, hindi siya nagkumonte ng mga huling araw bagkos ito ay dumami pa yung mga bata. So nakakatuwa lang na parang kapag may problema na parang nagkaroon ng problema is manghina ka. Pero nung nakita mo yung mga bata is nakakatuwa kasi parang itutuloy mo pa yung ano. Parang gusto ko na next vacation is meron ulit na ganito. Yung mga ganong kaisipan. So nakakatuwa at purihin ang Panginoon sapagkat sa loob ng 5 araw ay nagkaroon ng matagumpay na paglulunsan ng ating Vacation Bible School. Ang mga naging karanasan ko po sa Vacation Bible School ay pina-action song po kami, pinakanta, pina-drawing, tapos pinalaro po. Ang natutunan ko po sa mga kwento na narinig ko po ay maging matulungin po sa kapwa, mabait at saka po masunurin. Tunay na ang kaharian ng langit ay para rin sa mga bata. Mula rito sa Barangay Che, Busuanga, Palawan, ako si Giselle Caraballe, hatid ang balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Isang linggong revival series ang isinagawa at dinaluhan ng mga miyembro ng Dulangan Seventh-day Adventist Church sa Oriental Mindoro. Tampok na paksa doon ang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo na nagbigay naman ng panibagong sigla sa pananampalataya at paglilingkod ng nasabing simbahan. Ang balita hatid ni Arian Joy Halop. Makalipas ang 18 taon mula nang ma-assign bilang district pastor ng North Oriental Mindoro si Pastor Ernest Sariola, muli siyang nagbalik sa distrito kasama ang asawa at anak at ilang kabataan upang magsagawa ng isang linggong revival na may kinalaman sa mga panghuling araw na mga pangyayari. Ang nasabing revival ay ginanap mula 4 hanggang 9 ng Hulyo sa Iglesia ng Dulangan. I do believe na ang isa sa pinakamagandang magandang makuha at mapagtunghayan muli at maibalik sa ikaisipan ng ating mga kapatid, lalo na sa inyo na mga batang henerasyon, ay ang maunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa kalapitan ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kung paano tayo'y matamang maghihintay at habang tayo naghihintay, alam natin ang ating kalalagay at alam natin ang ating gagawin prior to the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang gabi-gabing pagpupulong ay dinaluhan ng 31 mga kaanib ng iglesia at nagbigay daan upang muling makasama ang ilang mga kapatid na matagal nang hindi nakadalo sa pagsamba, maging ang mga kaibigang hindi pa Adventista. Ang natutunan ko sa gabi-gabi nating pag-aaral ng propesiya ng Diyos ay yung issue ng pagkakaroon ng karakter ng Diyos. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay makamit ko ang
karakter na kay Kristo na kanyang ipinakita sa atin. Ang naturang revival ay nagtapos sa pagsagawa ng isang communion service kung saan ang mga kapatid ay nagkaroon ng paghugasan ng paa, simbolo ng kapakumbabaan, pagkain ng tinapay na walang libadura at pag-inom ng katas ng ubas bilang pag-alaala sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon sa pagsugo ng mga tao na handang magpagamit upang magbigay daan sa pagpapanibagong sigla ng kanyang iglesia. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Aryan Joy Halop, Hope Today, NPUC News. Magkakasamang pinagpala at tumibay ang samahan ng Lutukan Church Adventist Men sa kanilang isinagawang retreat. Naglakbay sila ng 6 oras para marating ang bayan ng San Andres, Quezon upang doon isagawa ang hiking at iba pang bahagi ng nasabing retreat. Ang layunin ng gawaing ito nasa balita ni Vanji Dagos. Sa layuning mapasigla ang samahan ng Lutukan Adventist Men ng Seventh-day Adventist Church Lutukan sa Riyaya, Quezon, tumulak patungong San Andres, Quezon noong July 10, 2022. Sa pangunguna ni Francisco Kiko Villadiego, ang pagtahak ng mahabang lakbaying may 6 oras patungo sa naturang bayan at kaalinsabay ng pagsunod sa mahigpit na safety protocols at checkpoint ng COVID-19 vaccine na gawa nilang mapahintulutang makapasok sa naturang bayan. Isinagawa sa Sitio Macapaya Hills ng San Andres, Quezon ang unang bahagi ng activity, ang hiking, sinundan ng bahagyang pagpapahinga ng grupo, kumain ng almusal at sa pangunguna ni Pastor Gerson Rivera Jr. ang devotional habang natatanaw ang napakagandang kalikasan na likha at biyaya ng Panginoong may kapal. Ay, narito po kami ngayon sa kasalukuyan sa San Andres, Quezon na kung saan ay dinala ko dito ang ating mga kapatiran upang aming mamangha at madama ang magandang kalikasan na ginawa ng ating Panginoon. Matapos ang hiking, hindi alintana ang matinding sikat ng araw, nagtungo sa pantalan sa pier ng San Andres upang tumungo sa Alibihaban Island para sa kasunod na activity. Luna ng bangka at suot ang mga life jackets, tuwa't saya ay mababanaag sa bawat isa habang naglalakbay sa karagatan. Bumaba ang grupo upang tunghayan ang maputing buhangin sa naturang lugar. Muling lumulan ang bangka upang maihatid sila sa floating bangka o balsa sa laot. Tumambad sa paningin ang malinis at malinaw na tubig dagat, dito nila idinaos ang kanilang pananghalian. Layunin ng leader ng grupo, base sa temang I Will Go With My Church, na lalong mapasigla ang samahan, mapasigla at mapatibay sa pananampalataya ang Lutukan Adventist Men sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ng paglalakbay. Kinabukasan na madaling araw, umuwi ang grupo, taglay ang masaya at di malilimutang karanasan, sulit ang paglalaan ng panahon upang mas lalo pang lumalim ang pagkadama ng kahalagahan ng pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. I will go with my church! Mula dito sa Sariaya, Quezon, layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Vanji Dagos, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Naglingkod at namigay ng ayuda sa mga naging biktima ng sunog sa San Isidro, Parañaque ang PCC Seventh-day Adventist Church, ACS. Ang kanilang tulong ay masayang tinanggap at ipinagpasalamat ng mga taga roon kasama ng pamunuang barangay. Nagbabalita si Jason Lucino. Pinangunahan ng PCC Seventh-day Adventist ang pagtulong sa mga nasunugan sa San Isidro, lungsod ng Parañaque. Sa bawat kaganapan sa mundong ito, may mga pangyayaring di maiwasan na maglaho sa isang saglit ang lahat ng iyong pinaghirapan dahil sa sunog. Ngunit, may pag-asa pa rin bumangon at magsimulang muli dahil may buhay pa at sa biyaya ng Diyos. Ikadalawampu ng Hunyo 2022, 152 na pamilya ang mga nasunugan at nawalan ng kanilang tirahan sa San Isidro, Sitio Fatima, Parañaque City dahil sa sunog.
ang Paranaque Center Seventh-day Adventist Church sa pangunguna ng ACS leader na si Sister Joy Junio at sa pag-assist ni Pastor Jojo Solabo at Pastor Rene Montoya ay naipaabot ang tulong mula sa tanggapan ng CLC at mga nagbigay ng tulong para sa mga pamilyang nasunugan. So mga kaibigan, narito po tayo sa Barangay Isidro upang tumugon sa pagtulong sa nasunugan. Nakita natin ang mga tao rito talagang nailangan ng tulong at isang oportunidad na makapagpabot ng tulong sa kanila. No, na magkaroon ng pag-asa sa kabila ng sunog na kanila pong naranasan. Kaya July 2, 2022 ng hapon, bago isinagawa ang pagbibigay ng tulong kasama ng mga kapatiran ng PCC, pinasimulan ang program sa pagpapakilala ni Sister Joy Junio, awit ng mga kapatiran, panalangin ni Engineer Ton Lucenas, maikling pananalita ni Pastor Jojo Solabo, at sa pangwakas na panalangin ni Elder Lindon Sitjar. At pinasimulan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng sunog. Ganun na lang ang pagpapasalamat ng mga tumanggap ng tulong at may pag-asang harapin ang buhay na may pag-asa. Ang programa ay dinaluhan din ng kanilang barangay captain at mga kasamahan sa DSWD ng barangay. Ako si Jason Lucino, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Nagsagawa ng medical mission ang Metro San Pablo 2 District sa Barangay San Miguel, San Pablo City. Ang kanilang gawain at paglilingkod na ito ay bahagi ng kanilang paghahanda sa gaganaping evangelistic effort o pangangaral sa nasabing barangay. Ang mga parte ng kanilang libreng serbisyo medikal, balitang hatid ni Yvonne Rigor. Tulong-tulong ang mga kapatid ng Metro San Pablo District 2 at mga opisyales ng Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna sa isinasagawang medical mission sa nasabing lugar. Iba't ibang serbisyong medikal ang inihandog sa mga mamamayan tulad ng optical, dental at medical. Kasama din sa paglilingkod ang pagkuha ng blood pressure, blood typing, blood sugar, massage, karate scan, libreng gamot at medisina. Ang paglilingkod na ito ng mga kapatiran ay isinagawa bilang paghahanda sa gagawing pangangaral ng mga kabataan sa lugar. Katuwang ang South Central Luzon Conference Medical Mission Team, naging malaking tulong ito sa mga taong napaglingkuran na may bilang na 132 na naganap noong 17 ng Hunyo taong kasalukuyan. Bilang doktor po, tayo ay binigyan ng Panginoon ng kakayanan at ng responsibilidad na tumulong sa kanyang mga anak. At ito pong ating ginagawang pagsiservisyo ng medical ay extension ng kanyang gawain para po mas mapabilis ang pagkalat ng kanyang salita. At ito pong ginagawa nating serbisyong libre, ito po ay paraan ng pagbabahagi ng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga biyaya na kailangan nating ibahagi sa iba para pantay-pantay po tayo magkaroon. Maliban sa katuparan na nadama ng mga volunteers, lubos din ang kasiyahan ng mga pasyente na nakatanggap ng serbisyong medikal. Sa galang akin po, napakasarap po na aming pakiramdam. Unang-una po sa itong aming Barangay San Miguel, napakalaking tulong niyo sa amin. Kaya masasabi ko po lamang, maraming maraming salamat po sa inyo. Labis na pinasalamatan din ng opisyales ng barangay ang mga serbisyong isinagawa sa kanilang komunidad. Malaki pong pakinamang dito sa Barangay San Miguel ang pagkakaroon ng medical mission ng Sponsor 7 Adventist. Napakalaking tulong po sa amin ng pagpunta nyo dito sa medical mission na ito. At 80 barangay po ang Barangay San Miguel at kami po kauna-una ang pinili ng 7 Adventist para magkaroon ng medical mission. Maraming salamat po. Ang medikal na gawain ay isang paglilingkod na dapat isagawa ng iglesia upang makilala ng mga tao ang halimbawa ni Kristo noong siya ay naririto. Mula dito sa San Pablo City, Laguna, ako si Yvonne Rigor, naghahatid ng mabuting balita, NPUC News Live. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugang hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio.
Abangan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 11 ng umaga. Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mabalitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula rito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Omayana at ito ang Hope Today NPUC News.